$10 million. Tumataginting ang kalahating bilyong piso. Yan ang kinita ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa laban niya kay Thurman. Parang 10 beses nanalo ng loto sa loob lamang ng 4 na buwan. Malaki man, wala pa rin niyang sinabi sa 10 laban kung saan pinakakumita si Manny Pacquiao. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga laban kung saan kumita si Pacquiao ng mahigit 1 bilyong piso. Number 10, Pacquiao vs. Matisse, July 15, 2018. Pinatumba ni Manny Pacquiao si Lucas Matisse sa kanilang laban na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia para makuha ang kanyang 16 na panalo. Ito ay isa sa mga pinaka-impressive performance si Pacquiao noong mga nakaraang taon. Napatumba niya ng 2 beses si Lucas Matisse bago niya tapusin ang laban via TKO sa 7th round. Kita? $20 million or 1 billion pesos. Number 9, Pacquiao vs. Bradley, April 9, 2016. Halos 1 taon matapos ang kanyang pagkatalo kay Floyd Mayweather Jr. sa parehong lugar, nakuha ni Pacquiao ang well-earned victory laban kay Timothy Bradley via unanimous decision. Kita? $20 million or 1 billion pesos. Number 8, Pacquiao vs. Bradley, April 12, 2014. Sa 2nd laban niya kay Bradley, kumita naman si Pacquiao ng guaranteed $20 million or 1 billion pesos. Number 7, Pacquiao vs. Cotto, November 14, 2009. Nagpakawala si Pacquiao ng 780 na suntok at 336 sa mga ito ay tumama kay Cotto na nagresulta nga ng kanyang panalo via technical knockout sa round 12. Kita? $22 million or 1.2 billion pesos plus pay-per-view sales. Number 6, Pacquiao vs. Algeri, November 22, 2014. Pinatumba ni Pacquiao ng 6 beses sa laban nila ang takot na si Chris Algeri. Sa kabila nito, via unanimous decision ang naging panalo ni Pacquiao. Kita? $25 million or 1.3 billion pesos. Number 5, Pacquiao vs. Rios, November 24, 2013. Ginanap ang laban ni Pacquiao at Brandon Rios sa Venetian Macau kung saan pinaulanan ng suntok ni Pacquiao ang trash talker na si Rios via unanimous decision at nakuha ang bakanting WBO International Welterweight title. Kita? $25.5 million or 1.33 billion pesos. Number 4, Pacquiao vs. Marquez, December 8, 2012. Nangyari ang hindi pinakaasahang pagkatalo ni Manny Pacquiao. Dapa ang People's Champ sa nalalabing 1 segundo ng Round 6. First knockout loss simula nung matalo siya sa Thai boxer na si Boomsay Sangsurat noong 1999. Pagamat natalo, panalo pa rin ang busa ni Manny Pacquiao. Kita? $26 million or 1.36 billion pesos plus pay-per-view sales. Number 3, Pacquiao vs. Bradley, June 9, 2012. Ginanap ang laban ni Pacquiao at Bradley sa MGM Grand Garden Arena kung saan tinalo ni Timothy Bradley si Pacquiao via split decision. Maraming nagsasabi na si Pacquiao dapat ang nalo sa laban nila na ito, pero talo man, puno pa rin ang bulsa ng ating pambansang kamao. Kita? $26 million or 1.36 billion pesos plus pay-per-view sales. Number 2, Pacquiao vs. Mosley, May 7, 2011. Tinalo ni Pacquiao via unanimous decision si Mosley. Di tiyak kung magkano ang eksaktong kinita ni Pacquiao, pero ayon kay Bob Arum, ang posibleng kinita ni Pacquiao ay tumataginting na $30 million or 1.6 billion pesos. Number 1, Pacquiao vs. Mayweather, May 2, 2015. Naganap ang isa sa mga most awaited fights sa boxing history. Dalawa sa pinakamagagaling na pound-for-pound boxers ang nagharap sa MGM Grand. Tinalo ni Mayweather si Manny Pacquiao sa score na 116-112 ng 2 judges at 118-110 naman sa isa. Unanimous decision pabor kay Mayweather.
Maraming nadismaya sa laban na ito dahil nga sa takbo lang daw ng takbo itong si Mayweather. Pero alam nyo kung sino ang hindi nadismaya? Silang dalawa. Kumita lang naman si Mayweather sa laban na to ng $180 million. Samantalang si Pacquiao ay nag-uwi ng dumataginting na $120 million or 6.3 billion pesos. Sa ngayon, si Pacquiao ang pangalawa sa pinakamayamang senador sa Pilipinas, pang-apat si greatest pound-for-pound boxers of all time ayon sa BoxRec, at pang-anim si richest boxers of all time.